Sikat at award-winning kapamilya host, nagdesisyon na, pumili na ng presidenteng susuportahan. Tingnan ang mga detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Matapos ang maraming araw na nagdaan sa panahon ng kampanya ng mga politiko, sa paparating na halalan 2022 ay maraming mga sikat na personalidad ang naglabas ng kanilang sinusuportahan sa mga posisyon lalo na sa pagka-presidente ng bansa. Maraming mga celebrities ang matapang na naglabas ng opinyon sa kabila ng posibilidad na kontrahin sila ng kanilang mga fans sa kung sino ang kanilang sinusuportahan. Latest ngayon ang isang kapamilya at ABS-CBN host na nagdesisyon na at nagpahayag ng suporta sa isang presidential aspirant na pinaniniwalaan niya makapagpaunlad sa bansa. Ang award-winning TV host na si Robby Domingo ay kinumpirma ang kanyang suporta at attendance sa campaign rally ni presidential bet at current Vice President Lenny Robredo sa Pasig City. Sa kanyang social media account ay inanunsyo ni Robby Domingo na susuportahan niya si Lenny Robredo sa pagtakbo nito sa pagka-presidente kasama si Senator Kiko Pangilinan as Vice President campaign. Nagbahagi siya ng isang statement na ang background ay kulay pink. Sa nasabing post ay inulit niya na tulad ng ibang Pinoy artist na nag-perform sa nakaraang Lenny Kiko campaign rallies ay wala silang matatanggap na kahit anong payment sa pagdalo sa event. Sa kanyang post ay sinabi, "Ladies and gentlemen, boys and girls, all over the world, I will be supporting the Lenny Kiko campaign this 2022 elections. Just like the other performers, no payment will be received for the support. See you on March 20, 2022 at Emerald Avenue, Pasig City. Game ka?" Samantala ay bukod kay Robby Domingo, latest na isang banda naman ang susuporta din sa campaign ni Lenny Kiko Tandem. Sa social media account ng grupo ng Ben and Ben ay nagpost sila at sinabi, "Ben and Ben magpe-perform sa campaign of Lenny Robredo and Kiko Pangilinan this 2022 elections. The band will not be paid for its support." Isa ang Ben and Ben sa mga bandang naglabas ng pahayag sa kanilang bibigyan ng performances. Ang grupong South Border naman ay partido sa Unity magpe-perform. Gayunpaman, sinabi ng Ben and Ben ang partisipasyon nila sa ibang campaign rally ay posible umano. Sa nakaraang buwan ay maraming banda ang nag-perform sa iba't ibang campaign rallies gaya ng Fever Maya, Moonstar 88, Imago at ang banda ni Eli Buendia ay sumuporta naman kay Robredo at Pangilinan campaign. Samantalang ang Hail at Silent Sanctuary ay nag-perform sa Unity Team. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Clint Ras, kay Rosita Lahara at kay Prince Ken. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.